sagutin na. Nanalo daw, guys, ako sa Lazada ng 450,000. And one laptop daw from Lazada shop. So ngayon tinatawagan namin yung number na nag-text sa akin kanina umaga. So yun, nalaman natin mga mong gusto mga to. Ano diba? Wala. Tawagan mo pa nga ulit. Wala pa sa akin. Afternoon po. Ako po yung may-ari ng ano, nung tinext nyo kanina ng umaga. Okay, so ano po yung gamitin po ninyo, ma'am, yung number po na nakatangga. Kasi wala po akong load eh. Wala po akong load. Wala po ako kasi akong load. Sa asawa ko po to. Ha? Nakitawag lang po, ginamit ko lang po yung isa kong number. Ito po yung sa asawa ko. Pero tinext nyo po kanina umaga na tungkol po sa from Lazada shop. Totoo. Pasyente na po. Kailangan ko namin po yung number po na nakatanggap. Sorry po. Sige po, tatawag po ako. Ano yun? Ayaw daw nila yung ibang number. Gusto daw nila, kung number nila tinext, doon din dapat tatawag. So, dahil meron akong load, nagpa-load na ako ngayon. So, iti-text ko siya. Okay. So, abangan natin kung ano magiging takbo nitong ano to? Pag-uusap. Okay? Malalaman natin. Malalaman natin. Ha? Mumudos nila sa tao. Okay. Akala nila naniniwala ako. So, okay. Good afternoon po. Yes, ma'am. So, kapapalud ko lang po. Paano po? Kayo po yung tumawag dito kanina, ma'am? Opo, ako po yun. Okay. Ito po yung number po na ginagamit po ninyo, itong number na ito. So, may message po kami dito po, ma'am, sa number na ito na opo. Ginagamit ninyo. Mm-hmm. Kailan ninyo ito na-receive, ma'am? Anong oras po? Mga, sa ano ko? Umaga? Sa, maaga po. Kagigising ko lang po eh. Ha? Ma'am? Kagigising po yung message? Opo, nandito pa po. Paki-double check na lang kung anong oras dumating. Tapos po, tanong ko lang po kuya, paano po ako nanalo po? Paano po nangyari yun? Ano po? Para maintindihan po ninyo, okay? Alas 9 po, 9:21 a.m. Okay, 9:21 a.m. Taga saan kayo, ma'am? Sa may Pampanga po. Pampanga? Familiar sa inyo po ang tinatawag na Lazada, ma'am? O hindi masyado? Oo po. Familiar sa inyo, ano po ako? Regular customer na po ako sa Lazada. Okay. Ibig sabihin talagang sure talaga na kayo po gumagamit ng number na ito. Okay, opo. No? Okay. Makinig kayo ng mabuti po, ma'am, kung talagang sure po na kayo po gumagamit ng number na ito. Kasi kaninang umaga, meron po kaming raffle promo kaninang umaga dito po sa Quezon City. Layo naman. Anniversary po ng Lazada po, ma'am. Anniversary po ng Lazada siya kaninang umaga dito po sa Quezon City. Dito po sa Cordillera. So meron po kaming raffle promo na ipamahagi, naganap na promo kaninang umaga na ipamahagi namin po ito sa SIM card. Naintindihan? Opo. Ang mga number po dito na inirap po namin dito, ma'am, kaninang umaga, mayigit 3,000 na mga number. Selected mobile number na inirap po dito sa Lazada ay 3,000 selected number. Kasali po itong number ninyo na ginagamit ninyo, itong number na ito. Ito sa 3,000 selected number. Naintindihan? Opo. So itong mga number na ito kung saan po ito galing, from NTC. Alam niyo yung NTC? Ano po yun? National Telecom Communication Commission. Okay. Lahat ng mga number dito sa buong Pilipinas, naka-record po ito lahat sa NTC. Okay. So legit po, legit.
So dito po kami kumuha ng mga number po, ma'am, kaninang umaga na inira po dito sa Lazada mula sa NTC, 3,000 selected number, kasali po itong number na ito na ginagamit niyo at maswerte namin po na napili mismo itong number na ito, kaya kami nagpadala sa inyo ng confirmation message upang sa ganun, maiparating po sa inyo po ito. So maniwala kayo dito o hindi, hindi namin kayo pipilitin, ang importante ay nasabi namin sa inyo. Okay? Sige, sige po. So paano po? Naniniwala naman po ako. Naniniwala naman po ako. So, paano po? Paano pong makukuha yon? Panalo pa rin po ba ako? Requirements, valid ID? Oo. Valid. Ano po yung valid ID po na ginagamit ninyo? Meron po ako. Dalawa po yung kailangan dito, ma'am. Dalawang valid ID at saka birth certificate. Oo. Meron po akong passport. Meron po akong postal ID, TIN ID. SSID, okay. SSID, gano'n. Okay, so ibig sabihin, kompleto po kayo ng requirement. Opo. No? So ano po yung gagawin ko? Gagawin po ninyo, ma'am, para may pangalan po namin po ito sa inyo. Kasi itong promo na ito, sa totoo lamang po, maswerte po kayo kung talagang kayo pong may-ari ng number na ito. Ako po. Eh, hindi naman po ako tatawag kung hindi ko number to eh. Naman, nakitawag lang tayo o nakigamit. Hindi, akin po to. Yung number na to po, ito na po yung pinaludan ko. So, okay. So first time first time ko kasi talaga nakatanggap ng ganito. Talagang masaya po ako kasi ang dami ko pong problema, kuya. Parang ito na po yung hulog ng langit. Hulog ng langit ka talaga, kuya. Dami ko talagang problema. Gagawin natin para may pangalan po sa inyo. Pakitext mo dito po, ma'am, mga kompleto ninyong pangalan, so ano, address, at saka edad ninyo. So ano po yung, kuya, pupunta po ba ako? Saan po ako pupunta? Paano po? Ma'am? Paano po yung proseso nito? Pakitext mo nito muna kompleto ninyong pangalan para may pangalan sa inyo. After ninyo may text, tumawag kayo ulit para may paliwanag po sa inyo. Eh? Sige po. Sige po. Ma'am, complete name, address, at saka edad. Okay po. Ma'am, thank you for calling once again. Okay. So, ang dami pa palang proseso. Ayun guys, nanalo tayo. Paano nga mananalo niyo? Paano, alam niyo guys, nakakatawa ha. Kasi, nanalo daw yung number ko. Yung TM na yan, na number, sa Lazada. Which is, hindi ko naman ginagamit yan. Narinig yung sabi niya, daw yung ginagamit ko sa Lazada. Kasi daw, yung Lazada, mayroon daw sila anniversary daw. So, may parapol yung Lazada ngayon, kaninang umaga. So, isa daw yung number ko na nanalo. So, nagtaka ako, napaisip ako, hindi naman yung number, yung TM kong number, yung nakaregister, doon sa Lazada talaga. Kasi ako talaga ay, lagi talaga ako nag-order sa Lazada, pero yung naka-register na number, yung smart ko talaga, hindi yung TM. So, nagtaka ako, diba? So, mapipalaisipan talaga, modus talaga yung mga to, diba? Hindi ka panipaniwala talaga yung mga ano nila. So, ayun na nga. Pero susundin pa rin natin yung mga proseso kung ano yung ano nito. So, kailangan ko daw i-text yung full name ko, pero syempre, hindi natin ibibigay yung totoong pangalan ko. Mag-ano lang tayo ngayon. Mag-alias tayo. Okay. So, ayun na, mag-text na tayo. Hello po. Yes po, sir. Na text ko na po yung ano ko, information ko. Tapos opo. Eh, ba't po ang layo naman po, hindi ba pwedeng ipadala na lang po? Makinig po tayo ng mabuti, ma'am. Mm. Na ini-double check lang po yung pangalan ko, ma'am. Bali itong Maritzo Torres from Balibago, Angeles, Pampanga, tama? Opo. 31 years old. Mm. Okay. So, itong pangalan po na ito, ma'am, na binigay po ninyo, ito rin po ba yung pangalan po mismo na nakalagay sa valid ID po ninyo? Opo. Opo, kasi dito rin po, ma'am, ito rin po yung ilalagay po namin na pangalan dito sa releasing paper, itong pangalan na ito, na binigay po ninyo dito sa tanggapan. Ibig sabihin, sa pangalan po ninyo ito, i-care off. Okay. So, paano po yung proseso niyan po, sir?
Okay, ganito po ma'am, kasi itong promo na ito, hindi namin ito po hindi nabawasan at kagtasan kasi pirmado po ito ng taga-COA, Commission in Audit, taga-awarding Committee of the Philippines at Legal Counsel po ng Anti-Money Laundering Council at napirmahan po ito ng ating Pangulo si Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Talaga po? Totoo po? Opo ma'am, parang hindi po ma-claim. Dalawang ID lang ang kailangan na requirements na dalhin po ninyo at saka birth certificate. Si promo lang po ito ng Lazada. Hindi namin ito pwede na maipadala po sa inyo kasi wala kaming authorization na ipadala po ito. Dito po kukunin personality kasi hindi po ito ordinaryong halaga. Parang naka ano naman po? Ma'am? Nakaka... sumisikip yung dibdib ko, sir, sa tuwa. Ma'am, hindi po kami dito nakikipaglokohan sa inyo. Nasa inyo ang desisyon. Ang importante, ay nasabi namin po sa inyo. Hindi nga, oo nga po, sir. Pero bakit po nanalo yung number ko po na hindi naman po ito yung register sa Lazada ko? Paano po niyo napili yung number ko na hindi naman po ito po yung nakaregister po sa akin yung Smart, hindi po yung TM? Paano po nangyari yon? Paki-explain po. Ang mga number po ma'am na inira po namin dito sa Lazada, 3,000 selected number. Oo nga po, pero itong number po, itong number ko po, hindi naman po ito yung nakaregister sa Lazada. Opo. O, paano nangyari yon? Ako po yung pinagluloko niyo, kuya. Hindi po, ikaw yung niluloko ko. Ikaw po, niluloko mo ata ako eh. Diba? Pinatayan ako. Kala niyo maniniwala ako. May paso, Lazada, may pa Duterte pa kayo nalalaman. May permahan pa daw ni Duterte. May pa audit pa kayo kung ano-ano mga sinasabi niyo. Kala niyo, siguro maniniwala. Paan, maganda na yung talagang bukihin mo. O, diba? Dapat tinanong mo kung ano yung talagang purpose nila, kung bakit, kung ano yung hihingin nila. Hindi, wala nga daw, wala nga, walang labis, walang kulang. Yung kailangan lang daw yung valid ID. Sabi niya nga, hindi daw pwedeng bawasan, diba? Oh, hindi nga pwedeng bawasan. Hindi nga daw nila, basta-basta ipapadala sa tao. Kung talaga nanalo kayo, di padala mo. Ipadala nila. Kasi wala naman talagang nanalo. So guys, ayun na nga, na-booking ko siya, talagang tinanong ko siya na bakit ako mananalo, hindi naman yan po yung nakaregister sa Lazada ko, Smart po, diba? Sinabihan pa ko, hindi daw sila nakikipaglokohan. Sila nga ito nakikipaglokohan sa akin eh, diba? Tarantado. So yun na nga, ang mapapayo ko sa inyo guys, pag mga ganito, gulang kayo. Kausapin nyo, di ba? Oo, huwag kayong basa-basa din maniniwala, pero kumbaga sakyan nyo. Kasi alam nyo ng mali, alam nyo ng hindi tama yung mga ginagawa, di ba? Yung mga ganyan. So, para malaman nila, ipamukha natin na walang naniniwala sa mga ganyang modus. Pero siguro may ibang naniniwala kasi syempre, di ba? Malaking halaga, masisilaw ka, Diyos ko. Siguro gagawin mo na lahat kung anong mga requirements na hinihingi nila, pero mali po yun. Huwag po tayong basa-basa naniniwala sa ganito kasi pagdating po sa pera, marami po ang taong manluloko. So, yun na nga. Sana ay isa ito sa mga naging aral po sa bawat isa sa atin. Gaano man po tayo kahirap, naghihirap, huwag po tayo basta maniniwala. Diba? Lalo na sa mga text-text na ganyan na nanalo ka, keme, ganyan-ganyan, sa Lazada o saan, kahit saan, sa ganung halaga, hilo, diba? Walang kahirap-hirap, mananalo ka ng 450,000 plus isang laptop, hello, diba? Saka kung talagang nakaregister, kung talagang Lazada sila, yung binigay mong pangalan mo, sabihin nila na, mali. Mali. O, kaya nga, diba? O, kaya ito pa guys, ha? 'Di ba sa Lazada nandoon na 'yung information natin, 'yung address natin, 'di ba? Tapos tinext niya ako kanina, nung tinawagan una ko siyang tinawagan, ano daw, i-send ko daw sa kanya 'yung full name ko, address, edad, ganun. So ginawa ko. Tapos nag-reply ulit siya. Ayun na nga, pinakita ko sa inyo, ayan. Ayan siya. Ayan po 'yung maiksi naming conversation. So tinawagan ko ulit siya. Ayun na nga, ito pa,
ang nilagay ko doon na pangalan is hindi ko naman talaga totoong pangalan. So, which is, dapat ay matitrace agad nila. Diba? Kasi, bakit sabi nila Lazada, diba? Andun na eh. Andun na yung full name mo, andun na yung mga detalye ng yung contact mo. Pero binigyan ko sila ng maling pangalan. Pero, diba? Hindi nila na-trace. Dapat ay, dapat, nila eh. Sasagutin. Sasagutin nila, ay, hello ma'am, mali po yung binigay mong pangalan sa amin. Diba? Pero hindi. Kasi, modus naman talaga sila eh. Hindi naman talaga sila from Lazada shop or ano paman. So, ayun na nga. Sana Lazada shop. Pero hindi rin. Hindi naman din nila kasalanan, diba? Kasi, mga ano sila, mga, anong tawag dito? Mga pusher. Kumbaga, ginagamit nila yung pangalan ng isang ano, para lang ay makaloko ng tao. So, ayun na nga guys. Oh my God, pinagpawisan ako dun. Ay, akala ko nanalo na talaga ako. So, ayun na nga. Bye-bye guys. And sana ay may natutunan kayo na napulutan nyo ng aral itong video na. So, once again, bye and thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Also, click the notification bell para updated kayo. Bye! Have a good day!